Hi guys, and welcome back to our vlog for today. So papunta nga tayo ng Mindoro Province kasama ang aming mga tropa pits. At ayan nga, at gabi pa lang ay nagprepare na tayo ng ating mga kagamitan. At ayan si Ma'am si Ginger, talagang pandikamot. Nararamdaman niyang paalis tayo. At eto na nga, umagang umaga ay papunta na tayo ng Batangas Port. Yes, dyan tayo sa Batangas Port, sasakay ng barko. At first time naming isasakay itong aming pickup sa barko. Ayan na nga ang ating mga tropa, talagang ready ready na sila. At iiwan nila yung car nila dyan dahil yung aming car lang ang aming dadalhin papunta ng Mindoro Province. Ayan na nga, at nakapila na ang aming sasakyan. And finally, ay maisasakay na namin ang aming pickup. First time niyang makakasakay sa barko, kaya naman nakaka-excite talaga naman. At eto na nga, at umaakit na tayo sa ating barkong sasakyan. Ayan, dito lang tayo sa economy, pero may mga pahigaan niyan sila dyan. Talaga namang tuwang-tuwa ang ating mga tropa pits, at excited na kaming libutin ang napakagandang probinsya ng Mindoro. At sa mga puntungang ito ay umaandar na ang barko, umalis na ng Batangas Port papunta ng Calapan Port. So yung bayad niya pala sa sasakyan is nasa around 3,000 something. Tapos libre yung driver, 'di ba? Libre ako. Tapos yung mga per head parang mga nasa around 500 plus lang naman. At ito na nga ang misis kong sila Wiswis. Talaga naman nagko-content din. At ayan, may pahiga-higa pa. Feel na feel ang malakas na hangin. Tuwang-tuwa talaga kami dito sa experience namin sa barko. Ayan nga, hindi pa tayo nakakalayo at natatanaw pa natin ang Batangas. Yun, yung malaking birhen. Susunod natin yung pupuntahan. At dito nga sa barko, hindi ka magugutom dahil may mga pagkain ka dyang mabibili. May mga noodles at kung ano-ano mga biskwit. At pwede ka mag-emote-emote dyan habang dalawang oras ang ating biyahe. Eh, magpaka-piol pascual muna tayo dyang eme-eme, diba? And ayan na, talagang natatanaw na namin ang probinsya ng Mindoro. Malapit na tayong bumaba. Sa ilang sandali lamang, mga kaibigan. Ayan, at talaga namang abot-tanaw na ang Calapan Port. Ayan, at bumababa na ang mga pasahero. Mauuna muna ang mga pasaherong bababa. Sunod ang ating mga sasakyan. Yuhu! Ang saya-saya. Ayan na nga, ang ating mga tropa. Talaga namang feel na feel nila. Ano kaya mga magaganap dito sa ating Mindoro trip? Actually, first time namin dito sa Mindoro magro-road trip. So, medyo mahaba-haba nga ang biyahe natin. Kaya naman naisipan ng aming tropa na maghalo-halo muna bago kami tumuloy dito sa unang location na aming pagkakampingan, which is dito sa bayan ng Socorro. So inabot nga pala kami ng dalawat kalahating oras mula Calapan Port papunta dito sa Socorro. Kaya dapat hapon na kami nakarating. Ayan na nga, at pandalas na ang aming mga tropa na nag-set up nitong aming mga tent. At ang aming pagluluto, syempre kailangan mabilisan kasi nga gutom na rin kami sa mga puntong yan. At syempre hindi mawawala ang mga mekos-mekos na alak, di ba? Ayan ang napakasarap na adobo para sa ating hapunan. At ayan na, kinaumagahan, talagang hangover pa sila Wiswis. Pero kahit ang over ka, ayan ang napakagandang tanaw na bubungad sa'yo. Talagang very relaxing, very calming. At saka talagang mawawala ang stress mo kapag ganito palagi ang makikita mo. Hindi yung pagmumuka ng BFF mong plastic. Charing. Tapos ito na nga po, at ang ating umagahan ay piniprepare na natin. At dito nga ay nagsangag kami, nanguha ko ng kahoy at gumawa kami ng sarili ng amupoy para makatipid din kami sa dala namin butane kasi mahirap na maubusan, diba?
kasi di naman namin kabisado kung saan kami bibili. At syempre pagkatapos namin kumain, dito na rin kami sa ilog nagsipaghugas ng aming mga kinainan. At tsak na malinis naman dito. At yan nga, may dumaraan pang mangyan na may daladalang kalabaw. Nakakatuwa silang pagmasdan dito. Ang simple-simple lang ng pamumuhay nila. At syempre sinubukan din natin itong tinatawag na bangka-bangkaan sa Agus-Agusan. Ayan, syempre di natin pwedeng hindi itatry yan. Ano bang tawag sa ganyan? Ah, basta masaya siya. Magpa-Agus-Agus kami dyan sa kayo ng bangka at ng timbulan. Ang sarap-sarap talaga ng pakiramdam. Tapos medyo umuulan-ulan pa nung mga panahong yan. Ay, talagang solve na solve ang aming summer. Tapos yan, may mga kabataan nagsisipagtalunan. Dali. At sa sobrang saya nga, ay napasumba na tayo dito. Dali! Wow, ang lambot! Wow! Oh, diba? Kakabahan yan si Teacher Jorcel. Kahit si Rochelle Pangilinan o Susara G pa yan. Ganyan ang mga moves, diba? Talagang napakasarap ng experience namin dito sa bahay ng Socorro. At yan nga si Yenalyn Forte at hindi nagpatalo, nagtimbulan din siya mag-isa. Kasi nga inggitera to eh. Ayan siya, nagpa-agos-agos. At sa mga puntungang ito mga kaibigan ay sinubukan namin itong tawirin ang tinatawag na hanging bridge. And ayan nga, ang bubungad sa iyo ang 360 view ng buong ilog. Talagang napakaganda at napakapayapa. At para mas masaya, ayan nga, tinry namin itong 0.5 challenge. Walk, walk. Ayan. No. Talagang masasabi ko nga na first day pa lang namin dito sa Mindoro ay talagang sulit na itong aming road trip. Talagang napakaganda ng aming experience dito sa ilog na to. Sobrang saya at sobrang babait din ng mga taong nakasalamuhan namin dito. Talagang kahit mahaba ang biyahe ay sulit na sulit sa ganda ng tanawin. At ito nga, at meron pa kaming mga na-meet na ibang friend. Ang aming mga fur friend. Ayan, pinakain namin si Doggy ng natira naming food na breakfast. At ito na nga, at paalis na tayo. Pupunta na tayo sa ating second location, which is yung Rico's Farm na merong parang irrigation na parang ilog na may agos-agos. Pero nag-stopover muna ulit kami at nakakita kami ng halo-halo. Talagang trip na trip namin ng halo-halo dito sa Mindoro. At mukhang masarap at mukhang promise itong halo-halo ni ate. Kaya naman, itry na natin. Ayan nga, at binigyan pa namin yung nakasalubong namin na friend namin na mangyan. Kasi sabi niya, ate patikim po. Kaya ayan, pinatikman natin. So, bound to Rico's Farm. Ayan, nadaanan natin itong bayan ng Pinamalayan. At sunod na nga dyan ang Bungabong. Doon sa Bungabong yung pupuntahan natin na Rico's Place. Ayan na nga, welcome to Bungabong. At nag-stop over na naman kami kasi nakakita kami ng napakagandang view. Amazing. At nag-pictorial muna kami dyan ng very very light. Tapos ito, nadaanan din namin yung isang mahabang tulay, ang Lisap River. So napakaganda rin itong ilog na to, pero hindi muna natin siya pupuntahan kasi nga kailangan natin makarating dun sa Rico's Place kasi dun kami magla-lunch na magtotropa. At ito na nga, finally narating din namin ang Rico's Place. So from Socorro to Rico, Rico's Farm, mga nasa 2 to 3 hours ba ang biyahe natin? Marang mga ganun. And again, pandalasan na naman tayo dito ng pagsiset up ng ating mga kagamitan kasi nga dito tayo magla-lunch. So magluluto pa kami at bumili lang kami sa daan ng mga pang-ihaw na isda,
And ayan mang makikita mo dito sa Rico's Place, ang napakagandang agos-agos. So mamaya maglalaro tayo dyan para mga bata. Nagluluto na nga kami na ang aming kakaining lunch. At ayan ang sasalubong sa'yo. Talagang napakaganda ng lugar. Enjoy na enjoy ang mga bagets sa pagsuswimming. At magtitimbulan-timbulan tayo dyan mamaya. Ang saya-saya. Diba? Para ka lang bumalik sa pagkabata. Originally, dito talaga kami mag-i-stay nung first location. Pero hindi na nga aabot kasi parang mga 4 na oras mahigit yung biyahe simula Calapanport papunta dito sa Bongabong. Kaya mas pinili na lang namin dun sa Socorro muna kami mag-overnight. Pero hindi rin kami dito mag-overnight ngayon kasi nga after naman namin dito mag-lunch is pupunta kami ng Puerto Galera. Pero in-enjoy muna namin ang pag-stay namin dito at naligo muna kami ng bonggang-bongga. Talaga naglaro-laro kami dyan. At dumayo lang talaga ng lunch. And finally, ayan na nga at luto na ang ating pananghalian. Kaya naman, arat na. Kain na na. Ayan, nangunguna na naman sa Jesus sa paglamon. Talagang napapaghalataan na po ang kanyang kasibaan. At ipinamalas talaga niya, approved na naman ang pagburok ng kanyang mga kapisngihan. At yan nga, nagpatalon-talon tayo at aray ko po, napakasakit ng puwet natin sa mga pangyayaring ayan. Pero Dedma, kasi nga ang saya-saya, what an experience, what a wonderful world, ika nga. God is truly amazing. Diba? Pang-creation ni Lord ay talaga namang kamangha-mangha. At talagang ang saya-saya ng pag-stay namin dito sa Mindoro. So, second day pa lang namin at talaga namang sulit na sulit ang aming mahabang ibinayahe. Kaya kung may plano kayong bisitahin ng Mindoro, isama nyo to sa bucket list nyo. Talagang sulit at worth it ang mahabang biyahe papunta ng Bongabong, Mindoro. At ayan na nga si Yena, naglaho na sa kanyang timbulan dahil sa kanyang kausbawan. At hindi rin naman nagpatalo ang kaibigan namin si Monde. Gusto rin gayahin si Yena yung forte sa paglalaho sa timbulan. Ay, naku, ang saya-saya talagang magbalik sa pagiging bata. Talagang nagbata-bataan na ang mga thunderbolts. At ngayon naman mga kaibigan ay nandito na tayo sa Lisap River. So ito yung nadaanan namin kanina at bumaba nga tayo para tingnan. At ito nga ang bumungad sa amin. Napakagandang ilog. Sobrang linaw ng tubig. Ang ganda-ganda ng lugar. Talagang nakakamangha. Yung pagpunta mo dito kung stress ka, talagang sa tunog ng alon, ng agos, marirelax ka. Ganon yung pakiramdam. At talagang sasabihin mo, thank you Lord sa lahat ng mga biyayang ito na ipinagkaloob mo sa amin, sa napakagandang tanawin, sa malinaw na tubig. Ang ganda-ganda, ang ganda-ganda ng likha ng Panginoon talaga. At ngayon nga mga kaibigan ay pupunta na tayo ng Puerto Galera at yan nakasalubong pa nga natin si Jollibee. Bida ang saya. At medyo mahaba-haba nga ang ating biyahe kaya naman eto't nandito na tayo agad sa Puerto Galera. 'Di ba sabi ko sa inyo ang haba ng biyahe. Pero syempre hindi na natin pinakita kasi nga baka next year pa tayo matapos sa vlog natin. At ito nga bumungad sa atin si ate, talagang todo-todo ang kanyang pagbirit. May paghiga-higa pa ng buhanginan. Sige ate, itodo mo yan, ilaban mo yan. Go, go, go. Thank you.
wari ko na may talagang tanggal ang litid, pati sa bayag, ano. At syempre, hindi naman kompleto ang galera experience kung hindi natin matatry ang mga tinatawag na mga clubbing or ano ba tawag dyan, bar hopping. At isa nga ito sa denarayo sa galera, yung kanilang nightlife. Kasi may mga banda-banda, syempre, yan ang masarap na experience, di ba? At ayan nga, at pauwi na tayo at natapos na ang ating bakasyon. What? 2 nights and 3 days na paglalamierda dito sa probinsya ng Mindoro, na talagang masasabi kong sulit na sulit, sobrang saya. Amazing. At napakaganda, at for sure talagang babalikan namin ito dahil marami pa kami hindi napuntahan na magagandang lugar dito sa Mindoro. Until next time, at eto nga, pakawin na tayo ng bahay. At excited naman ang ating anak na si Ginger. O, kitang-kita nyo naman. Talagang hindi magkandamayaw. At yan ay talagang ilang araw din hindi namin nakita. Kaya miss na miss kami niyan. Ay miss na miss din naman namin siya. Ayan, at pinupog na ako ng halik. Talaga naman nga. Ano, amay mangyan na ako, ano? O siya. Ang masasabi ko lang, pumasyal kayo na Mindoro. Talagang napakagandang lugar. You must visit. Thank you for watching.